Ay, grabe po. Masigasig si Pablo. Akala niya matuwid ang kanyang ginagawa, pero hinuhukay niya ang sarili niyang libingan. Nakakalungkot po ito. Kung hindi po tayo magkakaroon ng personal na relasyon, kung mababaw lang ang relasyon natin sa Diyos, kung superficial lang yung mga mabuting gawa na panlabas, pag-aaral lang siguro ng Biblia, atin lang ng Bible study, ng sanctuary, pagbaabuloy, pagdasal-dasal lang konti, pataas-taas ng kamay, pag nagpe-praise and worship, pero hindi ka naaapakinig sa Diyos. Hindi mo nakakausap ang Panginoon. Hindi ka nagkakaroon ng personal na conviction sa puso ng Panginoon. Hindi ka nagkakaroon ng burden sa nagaganap ng mga kasalanan sa paligid natin. Mukhang hindi pa tayo talaga tunay na Kristiyano. Si Pablo, he came face to face with the truth. Walang iba kundi si Jesus. Ipinakita ni Jesus kay Pablo kung sino talaga siya sa harap ng Panginoon. Akala niya lahat ang hawak niyang degree, doctor, master's degree, lahat yon. Akala niya pwede niyang ipagmalaki sa harap ng Diyos. Sabi ng Panginoon, inuusig mo ako. You're not my friend. You're not my ally. Hindi mo ako kampi. Hindi mo ako kaibigan. Kaaway mo ako at parating na ang paghukom. Dito nayanig ang kaluluwa ni Pablo. Kaya nga ang tawag dito. Sabi niya, huwag sumikat sa tulis. Kung binasa natin ganyan, sinasakta mo ang sarili mo, Pablo, hindi ako. Kasi babalik at babalik sa iyan. Tandaan po natin lahat ng ginagawa natin na hindi tunay sa harap ng Diyos. Lahat ng ating pagkukunwari, kung hindi po natin ibubulaklat ang ating kaluluwa sa Panginoon, lahat ng ito babalik sa atin pagdating ng hukom. Lahat ng ito iharap sa atin ng Diyos. None of us will ever escape the judgment of God. Ang totoo, tandaan po natin ito. Kung akala po natin huhusgahan ng Panginoon ang mga hindi mananampalataya, judgment will start in the house of God. Ulitin ko po, ang paghuhukom, ang pagsusulit, magsisimula mismo sa tahanan ng Panginoon, sa kanyang mga anak, sa mga nagsasabing mananampalataya tayo ng Panginoon. He will search, probe, and prove each and every one of us. Titignan niya po ang ating puso. Sabi rito, alam nyo, ito nakakalungkot dito eh. Even before pa, somehow po, nung siguro pinupugutan ng ulo yung mga tinatawag natin, mga mananampalataya, nung nakita yung sumisigaw, nung tinutorture nila yung mga babae, yung mga bata, mga Kristiyano, somehow, kinukurot ng Espiritu Santo ang kanyang konsyensya. Sa kanyang pagkukuha, pagkukumpiska ng mga aray-arian ng mga Kristiyano, somehow nakita niya ang lungkot, pamimighati, paghingi ng awa ng mga Kristiyano, and yet nagiging manhid pa rin po siya, nagbibingi-bingihan siya, pero patuloy na kinukurot ng Diyos ang kanyang konsyensya. Somehow, God is speaking to him. Tulad po natin nung araw. Alam nyo, naalala ko to eh. Tayo po mga tao, nung hindi pa tunay na Kristiyano o born again, may somehow tayong level ng ating self-righteousness. Alam nyo po ba yun? Na kahit na alam natin, may sinasabi ang Diyos sa atin na kinukonvict tayo, pero patuloy pa rin natin gagawin kasalanan. Patuloy pa rin. Alam mo, may nagsasabi sa'yo, huwag mong gagawin, pero gagawin pa rin natin. Bakit? Kasi pakikisama sa kapwa. Kasi gusto natin i-prove ang sarili natin sa ibang tao. Gusto natin sabihin, tunay ka lalaki. Gusto natin sabihin, ikaw ay magaling na lalaki. Kahit na mali, pinagagawa sa'yo, at meron ang kukonvict sa iyong puso,
gagawin pa rin natin. Kilala natin, alam natin ni Diyos na kumukuro ng puso natin. Pero nagbibinibingihan tayo. Ayaw natin makinig. Ayaw natin maistorbo ang ating pong pagkatao. Kaya pipilitin natin maging manhi sa konsyensyang binigay sa atin ng Diyos. Sabi dito ng Panginoon, huwag kang magpatuloy na maging manhi. Sinisipa mo ang iyong konsyensya. Pero sa ito, huwag kang sumikad sa tulis kasi ikaw rin masasaktan. Ikaw rin ang babalikan ito hanggat hindi ka nakikinig sa bulong ng Espiritu sa iyong puso tuwing gumagawa ka ng kasalanan. Babalikan ka dito. Amen? Kaya si Pablo, sabi po rito, namulat ng mabulat. Nung masilaw siya, tsaka yung nakita yung totoo, ito'y naagulat eh. Minsan, hihintayin pa ba natin mabulag tayo? Kailangan pa ba magkasakit ka ng cancer? Kailangan pa ba mabankrap ka? Kailangan pa ba mamatay ang iyong mga mahal sa buhay bago ka bumalik sa Panginoon? Bago ka mag-isip ng tama? Bago mo i-disiplina ang iyong buhay? Bago mo isuko ang iyong sarili sa Panginoon? Hinihintay mo pa ba trahedya? Hinihintay mo pa ba paluin ka ng Panginoon? Kailan tayo gigising? Kailan tayo magiging mainit sa Diyos? Kailan tayo magpapakaseryoso sa Panginoon? Kapag pinalo ka? Yan ang nangyari kay Pablo. Kinakailangan pang mabulag bago makakita. Nawa, huwag mong hintayin, paluin ka. Amen? Huwag. Sabihin mo sa katabi mo, magsiseryoso na ako. Sabihin mo. Sabihin mo sa katabi mo, magsiseryoso na ako. Hindi tayo pwedeng maglaro ng simbahan. We cannot afford to play church. The last hour is coming. Now, tandaan niyo po ito. Palapit na tayo sa araw ng paghukom. Ang tanong palagi rito, meron ba tayong iharap sa Panginoon? Have we done what we should have done? Nagawa na ba natin dapat natin gawin? Tanong, pag humarap pa tayo sa Diyos, masusulit ba yung pagliligtas niya sa atin? O tayo mismo magsasayang nun? Alam niyo, nagulat po ako dito eh. Nung, I think, Exodus, buksan niyo po ito. 32-33. Kung may Bible po kayo, pakibuksan po. Exodus 32-33. Ano po nakalagay doon? Ano po nakalagay po roon? Nagulat po ako rito. Pakibasa sa Tagalog. Exodus 33, verse 32. Exodo. Exodus po. I just tell you how serious God is. At hindi lamang po ito nakasulat sa Old Testament, pati sa New Testament, sa Revelation. Sino po pakibasa? I just want na ano po. 'Yung sabi rito, sumagot. Ang sabi rito, sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong bubrahin sa aking aklat. Basahin mo 'yon. Ang sino mang magkasala sa akin, ay siya kong, anong sabi? Wow! Palagi tayong pray ng prayer, Lord, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tama po ba yun? Revelation 3:5, sabi rin doon, ang sino mang hindi makinig,
Sabi ang manatili, makinig sa akin, sabi na panon, hindi ko pupurahin. Uy, nakakatakot po ito. Hindi po ito biro. Hindi tayo pwedeng maging relax. Hindi tayo pwedeng maging complacent Christian. Baka magulat tayo, oo, may mga nagsasabi, once saved, forever saved. Totoo po yun. Pero paano kung totoo din ito? What if nagpapetik-petik ka? What if masyado ka naging malamig bilang Kristiyano? Pagdating ng panahon, hindi mababasa ang iyong pangalan sa aklat ng buhay kasi binura. Oh, malamig po ba ngayon? Malamig ba? Ganito katindi ang pag-aalab ni Pablo gawin ng kalooban ng Diyos. Ganyan katindi. Alam niya na itong katuturan ng buhay niya. Misyon ng lahat. Ito po, sinabi ni Jesus, Mateo 28, humayo kayo gawing disipulo mga nasyon. Sinabi din ni Jesus kung paano sinugo ako ng mga, gayon din naman sinusugo kayo. Malinaw na malinaw ang salita ng Diyos kung anong pinagagawa sa atin. The Great Commission. Evangelize, disciple, preach, invite people, bring more souls. Yun ang mission natin. Kahit sino ka pa, husband, housewife, children, architect, lawyer, soldier, whoever you are, whatever you are, baker ka pa, sabi natin sa bakery ka pa, culinary ka pa, whatever, kung sino ka man. Ano man ang iyong estado, ano man ang iyong mga field, ang gagawin mo lang, magdala ng kaluluwa. Ipahayag ang salita. Your mission is to evangelize the whole world. To preach the gospel. Bring the word to the world. Yun po yung pinapakita na kita. Yung gulat ako sa Afghanistan pala. 0% pa ang evangelicals. Wala pa nung Christians. Sa Yemen, wala pa rin Christians. 0%. Sa buong mundo, mga Kristiyano, minority. May pinakamalaki, 9%, I think, sa Spain pa. 5%, 1%, yung iba, wala pa percent. Ilan? Ang dami pang ililigtas, ang dami pa. Pero tayo, kontento dito. Wow! Ingatan po natin. Sabi nito, all of us clear po. Pag tinanong mo sa akin, anong misyon mo? Magdala ka ng kaluluwa kay Kristo. Kung saan ka ipadala, ikaw ba ay OFW? Kung saan ka pupunta, i-preach mo ang salita ng Diyos. If it is possible, makapag-plant ang church soon, gawin mo. Let's coordinate, let's help, let's synchronize. Tayo'y magtulong-tulong. Pero huwag kang tutulog-tulog. Malapit nang dumating ang Panginoon. Bakit dapat gawin ang misyon? Una, sabi po rito, mamamatay din tayo ng mga oras. Sabi mo nga sa katabi mo, mamamatay ka rin. Okay, bakit ko po sinabi yan? May tanong eh. Which is, kumbaga, how or how is the best way to die? Whether you like it or not, mamamatay ka naman. Tanong lang, sa paanong paraan ka mamamatay ng dakila. Alam nyo, hindi mo mapipili kung kailan ka mamamatay. Hindi mo mapipili kung paano ka mamamatay. Pero isa lang ang paraan, isa lang matitiyak ko sa iyo, mapipili mo kung paano ka mabubuhay. Ulitin ko. Hindi mo mapipili kung paano ka mamamatay. Hindi mo mapipili kung kailan ka mamamatay. Pero mapipili mo kung paano ka mabubuhay. Alam nyo, sabi dito, the best way to die is to die doing your purpose. The best way to die is to fulfill why you were born. Mamamatay ka rin ang tanda mo. Huwag mong pabayaan mamatay ka na hindi mo natupad ang kalooban ng Diyos. The clock is still ticking. It's seconds na lumalakitik sa bawat oras is one step nearer to our graves. Tanong,
handa ka ba? Ulitin ko. Alam nyo, naikwento ko na rito eh, dalawa akong worker eh. Ang saya-saya pa eh. Si Alvin bigla namatay. Tapos yung nakaraan lang, yung pong amin ding attendee rin na na worker din po. Alam ka, nagbibiruan pa kami, tapos nang balitaan na patay na rin. Sinundo na ng Panginoon. Tama po ba yun? Hindi mo pwedeng sabihin, malakas ka. Tanda mo, ang kamatayan is no respecter of person. Mayaman ka, mahirap ka, matalino ka, bobo ka, may sakit ka, wala kang sakit, pwede ka mamatay. Any time. Now the point is this, you better die prepared. You better die not wasting your life. Amen. Tanong sa katabi mo, handa ka na ba? Para nagkatakutan na. Handa ka ba? Mamamatay din lang naman tayo eh. Huwag mo na sayangin yung buhay mo. Para pag dumating man si Jesus, ang ating panagpag-inis ka tayo, libre na tayo. Amen? Huwag kang magre-relax. Huwag. Pangalawa, sabi po rito, tandaan natin, traidor ang kamatayan. At aminin mo man o hindi, mamamatay tayong lahat. Walang makatakas sa atin. Kung mamamatay din lamang, mamatay na tayo na may katuturan. At pinakadakilang paraan para mamatay ay ang tinutupad ang iyong kadahilanan. Bakit ka nilalang? Pangalawang rason, bakit tayo dapat magpahayag misyon? Para mawalan ng kapangyarihan si Satanas sa atin. Sabi po rito, di ka mamamatay nang wala sa panahon. Habang tinutupad natin ang misyon natin sa Diyos, hindi pa hintulutan ng Diyos na manahadlangan ng kaawayang iyong ginagawa. Kaya hindi niya pahintulutan na mamatay ka bago mo matupad ang iyong misyon. Walang kapangyarihan si Satanas kung tinataas mo araw-araw ang kalooban ng Diyos. Sa katunayan, may kapangyarihan ka laban kay Satanas. Walang kapangyarihan si Satanas sa iyo. If you're doing the will of God, if you're fulfilling your mission, you have a power over Satan. Baligtad pa. Sabi nga ito, tuwing ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, you will not die before your time. Kung, if, datapwat, subalik, ginagawa mong kalooban ng Diyos. Amen? Tandaan natin, pag hindi mo ginagawa ang misyon ng Diyos, sa harap ng Diyos, ikaw ay konsumisyon. Amen? Ulitin ko, pag hindi mo ginagawa ang misyon na tinalaga ng Diyos sa iyo, sa harap ng Diyos, ay isa ka pa rin konsumisyon. Amen? Amen. May kausap ba ako? I hope may nakukuha po tayo rito.